500 years of Christianity in the Philippines. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras mga kapanalig, 5 minuto makalipas ang alauna ng hapon, araw po ng Biyernes, 19 ng Pebrero, 2021. Time Check was brought to you by Medicard Philippines, a healthcare provider prescribed by doctors. Narito ang Veritas News Alert nationwide. Iniyak ang opisyal ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang patuloy na paninindigan ng simbahan sa kasagraduhan ng buhay. Ayon kay Manila Apostolic Administrator Bishop Roderick Pabilio, chairman ng CBCP Commission on the Laity, hindi mababago ang paninindigan ng simbahan laban sa debt bills na isinusulong sa Kongreso. Kabilang sa debt bills sa tinututulan ng simbahan ang divorce, euthanasia, abortion, total reproductive health, homosexuality, at ang pagbabalik ng death penalty. Inaanyayahan ng obispo ang mananampalataya na makiisa sa isasagawang ikalimang Walk for Life ngayong taon na gagawin online dahil na rin sa mga umiiral na community quarantine. Ayon kay Bishop Pabilio, natatangi ang pagdiriwang ngayong taon sapagkat itatampok ang Dance for Life katuwang ang National Commission on Culture and the Arts National Committee on Dance, matutunghayan ng Walk for Life Celebration of Life Through Dance sa Facebook page ng Sangguniang Laiko ng Pilipinas, CBCP, Santissimo Rosario UST, NCCA Official at Dance Exchange Philippines sa Pebrero 20 na magsisimula alas 2 ng hapon. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 2 sa kanyang kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert nationwide. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng PCSO. Ang programang gagabay at tutulong sa mga kapanalig na nangangailangan. Nananawagan po ako sa mga tagapakinig at mga kapanalig po ng Veritas. Sana po. Kung sino man po ang may magandang kalooban, muli po akong kumatok sa inyong puso na sana po sa ay patulong. Sa Radio Veritas, humingi po ako ng tulong para sa aking kuya. Good Samaritan, programa sa radyo na nagtataguyod ng sama-samang pagdadamayan at pagtutulungan. Ayun sama-sama, isang Kristiyanong pamayanan, nagtutulungan. Kung mayroon pananampalataya, kahit anong pagsubok, nakakayanan niya. Pinalalakas po yung loob. Kaya importante, kumakapit tayo sa Panginoon. Palakasin natin ang ating programa sa pagtulong sa nangangailangan. Good Samaritan, sama-samang tulungan ang mga taong nangangailangan. Ako, ikaw, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Nagpapasalamat po yung Mr. Co sa tumulong po sa amin. Sana po, wag po kayong magsawa at tumulong sa amin na nangangailangan po. Thank you po sa mga tumulong sa amin, sa mga Good Samaritan. Maraming salamat po sa Caritas Manila. Good Samaritan, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. At mag-log on sa www.veritas846.ph. Taran at magtulungan at ipadama sa buong sambayanan. Be a good Catholic Christian in action. Be a good Samaritan. Handang tumulong sa lahat ng nangangailangan. Good Samaritan. Isang mapagpalang hapon, mga kapanalig, at sa lahat po na nakikinig ng ating programa, ang Good Samaritan. Friday edition po tayo ngayon, mga kapanalig. Kaya naman kasama po natin, syempre, si Doktora Hilda Ong. Magandang hapon, Doktora. Magandang hapon po sa inyong lahat. Today is Friday, kaya makakasama naman po ninyo ang lingkod, ang Agaran Servicio Lady. Siyempre po, kasama din natin ang PCSO. Yes po, no? PCSO sa Good Samaritan para sa ating Friday edition. Marami na naman tayong impormasyon na matatanggap, ano, mula mismo sa tanggapan ng PCSO. So, napakagandang pagkakataon, ano? Pero Doktora, bago tayo magtuloy-tuloy, ibigay na muna natin ang pagbati sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express. Narito na ang Tampuli Kapanalig. Makinig.
good afternoon mga kapatanig at babatiin na po natin ang mga may karawan sa araw na ito. Happy Friday and happy birthday kay kapatanig Cesar M. Onle, Che R. Bondo, Crystal Canales. Happy birthday Dolores A. Lapine, Dolores Flores, Dolores M. Chavez. Happy birthday Dolores P. Cunana, Dr. Algi Bakla. Happy birthday Dr. Enrique E. Martin. Happy birthday Elenita S. Enrile, Judith Balat. Happy birthday Julio P. Balangit. Happy birthday June Ray C. Castillo, Lenny A. Militar, Leonila Hermida Mape. Happy birthday Leah Esmao, Lebrada Mata, Lillian B. Gonzalez, Loretta M. Baniaco. Happy birthday Ludes S. Almohela, Rosa Acosta, Ruby D. Francisco. Happy birthday Sabina Rama, Salvacion F. Gacancha. Happy birthday Sarah J. Frael, Sherwin Go, Sunny Boy Q. Magana. Happy birthday Salvacion F. Gacancha. Happy birthday Tadeus Cesar T. Jovellanos, Thelma M. Pinero at kay kapanalig Victoriano V. Hukotan. Happy birthday po sa inyo mga kapanalig at magbibigay naman po ng birthday blessing sa panguna po yan ni Bishop Victor Ocampo ng Diocese of Dumaca, Quezon. We sing happy birthday to you and may all your dreams come true. Happy birthday! Binabati kita ng maligayang kaarawan, kapanalig at naway pagpalain ang panibagong taon ng iyong buhay. Ako si Bishop Victor Ocampo mula sa Diocese of Dumaca. Muli, maligayang kaarawan, kapanalig. Hangad kong ipagpatuloy mo ang pagiging isang mabuting Kristiyano at sa ngalan ng Diyos ay gumawa ng maraming mabuti para sa iyong kapwa. Isang mapagpalang kaarawan para sa iyo, kapanalig, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. We sing happy birthday to you and may all your dreams come true. Sa ating Tambuli Kapanalig Update, kapanalig halin at makiisa sa ating online live streaming Kapanalig Day. Ito ay gaganapin sa March 1, 2021, Monday alas 9 ng umaga sa ating Facebook page Veritas 846 at FB page ng Kapanalig Community. Makasama po natin si Reverend Father Bong Natividad upang magbigay ng spiritual talk ngayong panahon ng pandemya. Sa mga kapanalig naman na makakapag-pledge ng araw ng ating Kapanalig Day, ay makapag-uwi kayo ng Veritas 500 commemorative t-shirt at additional kapanalig freebies. At para sa ating biyayang kapanalig. Para sa ating kapanalig winner na mag-uwi ng Adele Ashitaba Tea with Cacone from Ubando, Bulacan. Ikaw na nga kapanalig Bonifacia Agapito. At para naman sa ating birthday celebrator na mag-uwi ng Gospel Power 2021, hatid sa atin ng Paul Lines Publishing House, ikaw na nga kapanalig Crisostomo Amonelo ng Valenzuela City. Congratulations, kapanalig! Congratulations and celebrations! Congratulations po sa inyo mga kapanalig, and prizes will be delivered through JRS after 1 month. Para sa Tambuli Kapanalig Update, ako po inyo kapanalig Koy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radyo. Pare Koy, at your service na nagsasabing every gising is a blessing. Sumayin nyo po ang katotohanan. Abangan muli ang Tambuli Kapanalig. Sumayin nyo ang katotohanan. Bahaging ito ay inihatid sa inyo ng JRS Express. Good Samarita, Samarita. Okay, maraming salamat sa iyo, Pare Koy, Koy Lopez. Doktora, meron tayong nakahandang serbisyo komunidad mula naman kay Katone, Dennis Heron. Serbisyo komunidad. Ito, doktora, pwede mo bang pasadahan ang ulat ni Katone? Yes po, at si Katone na ang magbibigay ng ulat tungkol sa ilang bahay sa Davao Oriental na kumbaga nawawasak na dahil sa
Bagyong Auring? Aming bagyo doon. Yes, doktora, sa Mindanao. Sige, pakinggan natin. Update mula kay Dennis Heron. Ronda Veritas Report. Kasalukuyang hinahagpas ng malalakas na hangin at malalakas na buhos ng ulan ang nararanasan ngayon sa barangay Kinablanga, Baganga, Davao Oriental. At kaugnay nito, narito ang aking panayam sa isang residente doon na sa katunayan ang isang bahagi ng kanyang bahay ay nilipad na ng malakas na hangin. Ano po ang exact location po ninyo o lugar, barangay na nakakasakop sa inyo? Barangay Kinablangan, Baganga, Davao Oriental. Dito po, malakas na pong hangin at saka ulan. Aha. So ano, yung kusina ko namin, bagsak na po, wala na pong mano. Hindi po, hindi po kami makalabas ngayon kasi ang lakas talaga ng ulan at saka hangin. Nandito pa lang po ako sa loob ng bahay. Wala po. Opo, mga gaano na po katagal yung ulan at hangin? May isang oras na po ba? Malapit na po. Nagkaroon din ako ng pagkakataon ng mga kapanayam ang isa sa kanyang utong kapitbahay ni Nanay Giselle Navarro. At narito ang tinig ni Tatay Roque. O sige po, ano lang na po namin kasi hindi kami makalabas. Malakas ng hangin dito at saka ulan. Yung amin lang po, ano po, pagkatapos nitong bagyo na to, matulungan kami sa mga ulan sa amin, sina ko, CR, wala na, lumipad na. Aha. Sana po, matulungan lang po kami ng mga kahit ng gamit lang po. Aha. Pero sa pagkain naman po, mayroon pa kayong mga pagkain dyan? Ayun po ang isa, mga ano, dahilan. Ilang araw na po kami, hindi kami nakapangisda ng mabuti kasi malakas ang alon, malakas ang ulan. Iyan mga kapanalig, ang sunurang tinig ni Nanay Jessica at ni Tatay Roque na pawang residente ng barangay Kinablangan, Baganga, Davao Oriental. Samantala, ayon naman sa pinaka-latest announcement ng PAGASA. So ngayon, nakatas na ang babala ng bagyo bilang isa. Diyan pa rin yan sa may Davao Oriental, sa may Davao de Oro, specifically sa Pantukan, Maragusan, New Bataan, Compostela at Moncayo. De sa Agusan del Sur, sa may Sibagat, Bayugan City, Prosperidad, Talacogon, San Francisco, Rosario, Bonawan, Santa Josefa, Trento, at ang buong Surigao del Sur. Ito mga areas at mga karanasan nasa ng hangin na mula 30 to 60 kilometers per hour sa susunod na 36 na oras. Para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanalig, Dennis Heron. Sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Ang Daan ng Krus. Kapanalig, sama-sama nating pagnilayan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin ngayong Kwaresma. Ika-anim na istasyon, pinasan ni Jesus ang kanyang krus. Sinasamba ka namin at pinupuri o Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Pinasan ni Jesus ang krus at sinimulan ang paglakad papunta sa Kalbaryo. Sasabihin niya sa katapusan, naganap na. Pakinggan mo siya, sundin ang itinuturo niya sa atin sa Ebanghelyo. Pagnilayan natin ang mga salitang ito. Kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus araw-araw para sumunod sa akin. Ang Daan ng Krus. Veritas 846 Lenten Celebration ngayong 2021. Merong kape, merong kape. Mixed and herbal coffee. Pagod na pagod, pag ako'y naka-mixed in coffee, talagang gabi ang energy. Talagang makakatulog ka na lang mahimik. Ating kape, mixed and herbal coffee. Everyday po yung mixed in coffee, lalong na-improve po yung ano ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, ang
ating kape, Mixed and Herbal Coffee. Ang Mixed and Herbal Coffee, mabibili sa Mercury Drug, The Generic Pharmacy, Pharmacia ni Doc, Ross Pharmacy, at Doc Alternativo Center. Oras mga kapanalig, 20 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Time check, hatid sa atin ng Doc Alternativo. Para sa natural na lunas, mag-Doc Alternativo na. Doc Alternativo, PYP Mansion, Ignacio Street, Cubao, Quezon City. Simula pa taong 1833 hanggang sa kasalukuyan, misyon at responsibilidad ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang kawang gawa. Ang pangalarong sweepstakes, Lotto Games, Lotto Digit Games, Small Town Lottery, Lotto Express at Scratch It Cards ay hindi sugat. Milyon-milyong Pilipino na ang nakaranas ng kalinga at malasakin na mula sa mga larong may puso. Isa sa tagumpay. Jakarta, we won the first gold medal. Weightlifting, Aydelen Diaz. Kasining sa preserbasyon ng malikhaing kaisipan. Karamay sa kapighatian. Kaibigan at sandalan ng mga nangangailangan. Katuwang sa pagpapabuti ng kalusugan. President Duterte has also signed the Universal Healthcare Act that gives health coverage for all Filipinos. Ang ahensyang nagmamalasakit mula noon, ngayon, bukas at magpakailanman. PCSO sa Good Samaritan. Ang bahagi nito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Okay, Doktora Hilda. Mm-hmm. Mapagpalang Biyernes para sa ating lahat, ano, sa ating mga kapanalig. Yes. At siyempre, Partner Ruel, alam mo, mukhang maswerte ang taong 2021. Alam mo ba bakit? Kasi sa loob lamang ng 8 linggo ng taon ito, ay may 10 lotto millionaires ang Philippine Charity Sweepstakes Office o ang PCSO. Kagabi, alam mo, kagabi lamang eh, may nanalo na naman ng 69.29 million sa Super Lotto 649. Ibibigay namin sa inyo ang iba pang detalye sa ating PCSO News Bulletin mamaya-maya lamang. At alam mo ba, Doktora, no, mismo ang NEDA nga o National Economic and Development Authority na ang nagsabi na, and I quote, "We have seen the worst and we are starting to recover." Matapos bahagyang makabawi ang ating pambansang ekonomiya sa huling bahagi ng taong 2020, kung saan ay nakapagtala ng negative 8.3% kumpara sa negative 16.9% nung kasagsagan ng COVID-19 sa buong mundo. Inaasahan nga na makabawi na tayo ngayong unang bahagi ng taong 2021, lalo na kapag nagsimula na ang rollout ng pagbabakuna dito sa ating bansa at ganoon na rin ang pagbubukas ng ating ekonomiya. Yes, at isa ring indikasyon na medyo nakakabawi na ng marami nating mga kapanalig. At sinabi mismo ni PCSO Chairperson at General Manager Rowena Marsan Garma na nitong January 2021 ay halos bumalik na sa 70 million ang araw-araw na kita ng ahensya buhat sa mga larong may puso na kanilang napapanood sa pagsisimula natin dito sa ating PCSO sa Good Samaritan. Mm-hmm. Binibigyan diin ng PCSO na hindi sugal o paglulustay ng pera ang mga larong may puso ng ahensya. Una nga, dahil sa yung 30% ay napupunta sa charity fund. Sa bawat 20 pesos o 12 pesos ninyo, marami ang nabibigyan tulong medical, which is yun po talaga alam ng mga karamihan. Tama po kayo. At ito nga lamang, January ng taong 2021, nasa mahigit 17,000 ang napagkalooban ng tulong na katumbas ng 125.3 million pesos sa hospitalization, mga chemotherapy drugs, dialysis at mga gamot para sa hemophilia at post-transplant.
Tumutugon din nga ang PCSO sa mga nasusunugan, mga nabibiktima ng hagupit ng kalamidad, mga trahedya, at ngayong taon, doktora, no, mayroong bagong 300 medical patient transport vehicle ang ipinagkaloob ng PCSO sa mga lokal na pamahalaan at mga institusyon. Yes, at ang bawat piso ng pagtangkilik sa mga larong may puso ay napupunta sa prize fund kung saan kinukuhan ang papremyo in ibinibigay at ang pinakamaliit na bahagi ay sa operational fund para sa mga kawani na nagtatrabaho sa ahensya sa buong bansa. At sa charity fund naman na banggit ni Partner Ruel ay ito po ay para sa mga ating mga kababayan. Mm-hmm. Ang pagtangkilik mo sa mga larumay puso ng PCSO ay nagduruktong ng buhay at pag-asa sa ating mga kababayan. Kaya simulan na natin ang ating programa sa pamamagitan ng Talakayan PCSO. Alam mo, doktora, ano, sa ating mga nasa mass media, ano, alam naman natin ang kahalagahan ng advertising o yung patalastas, di ba? Dahil nga dito, ito po ang nagiging backbone ng mga media broadcasting company araw-araw. Yes. At kung wala ito, ay wala din naman mapagkukunan ng personnel and operational expenses ang isang media entity. Tulad na lamang ng ating himpilan, ano? Yes. Pero batay na rin nga sa regulasyon ng advertising industry, hindi maaari ang mga tinatawag na mapanirang advertisement. Dapat ito ay nakasandig pa rin, ano, sa truth in advertising. Importante yan, ang katotohanan. Para upang mas mapalaganap ang charity program ng PCSO, gayon din ang mga larong may puso, naglaan din ang PCSO ng kauklan budget para sa advertisement. Placement dito sa iba't ibang forma ng media. Nariyan ang television, radio, print, mobile o social media advertisement at outdoor. At isa nga ang Radio Veritas 846 sa mga partner ng PCSO. Dahil ito lamang ang number, kasi ang Veritas po ay number 3 AM radio station sa buong bansa. Siyempre, pipiliin ng PCSO yung mga nasa mataas na ranggo, di ba? At upang makarating sa mga kapanalig ang mga pagkilos ng ahensya at kung paano sila matutulungan. Kaya para pag-usapan ito, makakasama natin si Miss Anna May Casten. Siya po ang Division Chief Advertising Department ng PCSO. Magandang hapon, Ma'am Anna May. Magandang tanghali din sa inyo. Yes po, Ma'am Anna May. Pakibati mo muna ating mga kapanalig na siyempre ngayon maririnig na yung magandang boses. Magandang tanghali po sa mga nakikinig dito sa Radio Veritas. Magandang tanghali din sa mga kasama ko rito sa aking opisina. Yes po, at welcome po ano dito sa ating himpilan sa Radio Veritas at sa ating programa PCSO sa Good Samaritan. Yes po, Ma'am Anna May, kamusta na po ang mahigit isang buwan at kalahati ng taon 2021 ha sa PCSO, particular sa two-fold materials nito na mag-generate ng pondo at magpatupad ng ano ng kumbaga itong kung ano mga ginagawa ng PCSO, 'di ba? Para malaman ng ating kapanalig na ano ba talaga ang ginagawa ng PCSO, ang programang pangkawang gawa. Alam niyo, Doktora Hilda, maayos naman na isagawa ang mga alintuntuning hadikain ng aming ahensya. Ito yung mga programa ng PCSO. Maraming tulong ang naipahimahagi ng PCSO sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong nga. Bukod sa pandemya na meron tayo, meron bansa natin ngayon, gusto ko lang din ipaalam sa inyo na ang ating butihing presidente ay may binuong kuponan na kung saan ang PCSO ay kasapi dito. Mga agarang pangangailangan na ating mamamayan tulad ng mga nasalanta ng kalamidad. Ito yung lindol, bagyo, nasunugan at iba pang kalamidad na dinadanas ng bansa natin. Sa binuong kuponan, kasama din natin dito ang DSWD, DTI, PAGCOR, at mga ibang ahensya pa. Oo. At Anna May, sa loob ng pitong linggo, di ba,
itong buong taon na 2021 ay meron na tayong 10 Lotto Millionaires ang PCSO mula sa Laro May Puso natin. At kagabi ang pinaka-latest ay natutuwa ba dito ang PCSO dahil naging maganda imahe ng ahensya dahil nga talagang totoong may nananalo. At sabi ko naman, ito ay totoo dahil maraming ano, meron po talagang mula from the COA, may nagbabantay at talaga ito ay napapanood sa television sa PTV4. So ano masasabi mo, Ma'am Anime, na kumbaga ngayon ay sunod-sunod na mga nananalo at talaga maraming masaswerte itong taong 2021? Tama ka doon. Siyam na ang taong naging Lotto Millionaires ng PCSO mula sa Larong May Puso. Dahil dito kami ay nagagalak at pagtuloy, na pagpatunay na pagtangkilit sa aming produkto, napapamahagi namin ang nakalaan na premyo o gantimpala para sa mga mananalo. Yes. At di ba, Anamay, nakikita natin itong taon 2021 dahil nga maraming nananalo at maraming tumatangkilik. So, ibig sabihin nito, kung mas maraming tumatangkilik ang Laro May Puso, mas maraming na tayong matutulungan pagdating sa kawanggawa, lalo na po yung mga maraming nga humihingi sa atin, katulad po yung kanilang mga hospitalization, ang kanila chemotherapy drugs, yung mga nagpapadialysis, at syempre po yung sa para sa kidney anti-rejection. Dahil po dito, na dahil po through sa advertisement, dahil po sa inyong departamento na talagang napapakita natin sa kanila through TV, radio, and print ang mga ginagawa ng PCSO. So, ano masasabi po ninyo? Dahil sa maraming nananalo, ibig sabihin, mas maraming tumatangkilik. So, mas maraming na naman tayo matutulungan. Tama po ba, Ma'am Anamay? Tama, Doktora. Sa tuloy-tuloy na pagtangkilik sa aming mga produkto, mas maraming tayong natutulungan. Oo. At kaugnay nga niyan, Ma'am Anamay, ano? Aming napag-alaman na 14 years from now, ano po, ay ipagdiriwang na ng PCSO ang kanyang centenaryo. Yes. And as early as now, Ma'am Anamay, meron na ba kayong mga ginagawang paghahanda para po sa isang malakihang pagdiriwang na ito? Actually, oo naman. Ito ay aming pagpaplanuhan 13 taon mula ngayon ang PCSO ay senior year na. Yes. Dahil dito ay napakalaking event ito para sa aming ahensya. Mm-hmm. Definitely, aming paghahandaan ito. Siyempre, maraming magagandang plano para sa darating na PCSO senior year. Mm-hmm. At yung sa susunod na mga buwan ng taon 2021, ano naman ang mga bago o mga ipapalabas na nga CPD ng PCSO na para malaman ng ating sambayanan na ano po ba ang meron pa na maasahan nila sa PCSO? Pamakailan, nainunsad natin, yan ay noong February 1, ang bagong renovated games hub ng PCSO. Uh-oh. Ang bagong games hub na ito, ang magsisilbing gaming outlet na kung saan dito makakabili, makakataya ang ating kababayan. Ito dito rin natin kung saan din dito makukuha ang napanalunan na gantimpala. Ito ang bagong produkto ngayon ang bagong proyekto ng PCSO. Yes po. At siyempre po ang PCSO po ay sa ngayon ay alam mo 'di ba Partner Roel na kilala ang PCSO 'di ba pagdating sa mga may sakit. Ay lalo na siyempre sa mga kababayan nating may karamdaman, talagang alam nila na PCSO ang malalapitan. Kaya naman may mga nagtatanong din ano? Bakit po essential pa rin siyempre para sa PCSO na maglabas din ng mga advertisement sa publiko kaugnay din sa ating mga ginagawa at mga produkto, ma'am? Dahil dito sa Larong May Puso, PCSO Larong May Puso, na isulong ang mga programa, kawanggawa ng PCSO sa ating sa mga taong nangangailangan. Tulad ng mga programa namin para sa pangmedikal, libre nagbibigay kami ng tulong sa pangmedikal, mga lumalapit, mga nasalanta, katulad ng mga nasabi ko, mga nasalanta ng kalamidad, bagyo, lindol, at ito pa. Yes po, at na Ma'am Anamay, since naman na mula po na upo si Vice Chairperson at General Manager Roy Magarma
Kumbaga, itong tema, ang ginamit po niya ay larong may puso. So, ano ang nakikita mo sa personal character po ni GM Garma? Siya po ang puso po niya, di ba, nasa mga bata, o kaya man gusto niya ipakita sa lahat na ang itong laro ng PCSO ay laro mula sa puso. Alam niyo, ang aming butihing na general manager na si Rina M. Garma, yes, ay isang na ang kanyang hadikain, mm-hmm, sarili niya ay parang makatulong, mm-hmm, sa mga nangangailangan, lalo na sa mga batang may sakit. Yes. Talagang matulungin si GM Garma. Mm-hmm. Oo. Yes po. Siguro, mm-hmm, gusto lang niya ipamahagi kung ano yung kayang itulong ng PCSO sa, mm-hmm, mga nangangailangan, tulad ng sinabi ko, mm-hmm, mga bata, masyado siyang malapit sa mga bata, ah, yes, na may sakit. Uh-oh. Talagang tinutulungan niya yan mula nung siya ay umupo bilang general manager ng PCSO. Yes. Talagang lubos-lubos ang tulong niya sa mga nangangailangan may sakit na bata. So, Ma'am Anna May, di ba dati, consultant ako for medical and charity concern under ni, mm-hmm, GM Balutan. At ngayon naman, ang ating GM naman ay from the PNP. So, ano ang nakikita mo ang pagkakaiba mula from Marines na lalaki napunta sa PNP na babae? Ano ang nagbago sa pamamalakat ng PCSO? Wala naman akong nasabing nabago. Mm-hmm. Ang hidahadikain ng aming former manager, yes, general manager na si General Balutan, mm-hmm, ay hindi naman nagkakalayo sa, yes, aming current manager na si Rowena M. Garma. Yes. Iisa ang kanilang alituntunin at ikain para sa ahensyang ito. Yes. Ang maiabot ang tulong, yes, sa mga kababayan na nangangailangan. Mm-hmm. At ako naman, ako bilang consultant dati ng PCSO, nung napanahon po ni GM Balutan at ngayon naman kay PNP GM ngayon naman na Garma, ang nakikita ko, alam mo pa, Roel, nakikita ko yung ina-apply nila, yung pagiging sundalo, pagiging police, yung pagdating discipline. Sa discipline. Yun discipline. Ang nakikita ko, di ba? Tama po, ma'am. Disiplina, yung pagdidisiplina, mm-hmm, sa ahensyang ito sa mga empleyado, mm-hmm, at kung ano pang bagay, yan ang kanilang pinaiiral. Yes, mm-hmm, yan ang kanilang pinaiiral. At talagang pag sinabi nila, kailangan magawa mo to, kailangan gawin mo kaagad. Very good. So napakaganda, no? Malaking tulong din para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga mahihirap. Mm-hmm. Yes, at Anna May, since naman ngayon, di ba, nakikita natin dahil sa maganda ang ginagawa ng iyong departamento, yung pagasa laging regular merong press conference at paglalabas natin sa TV, radio, print, at talagang kumbaga gusto natin burahin, di ba? Ang gusto nang burahin ng iyong departamento na ang PCSO, itong Lotto Games na to, ito ay hindi sugal. Kaya nga ginawa ninyong larong may puso, di ba po, Ma'am Anna May? Tama ka doon, doktora. Mm-hmm. Ang PCSO ay gusto namin pong ipaalam sa, mm-hmm, mga kababayan natin, sa publiko, na, mm-hmm, ang larong PCSO ay may puso, mm-hmm, at hindi ito sugal. Dahil, yes, ang kita po nito ay napupunta po, mm-hmm, sa mga programa ng PCSO. Oo. Tulad ng aking mga sinabi kanina lang, mm-hmm, sa mga pangmedikal na mga lumalapit, na mga taong lumalapit para sa pangmedikal, yes, mga kalamidad. Yes po. At ngayon po, Ma'am Anna May, ano yung mensahe sa mga nanonood sa ating ngayon sa Radio Veritas, itong number 3 AM station, at syempre po sa mga nanonood po sa ating Facebook, ano ang masasabi mo sa mga ang meron sa PCSO? Mm-hmm. Ang aming ahensya ay lubos na nagpapasalamat sa patuloy na pagtangkilit sa mga produkto ng PCSO, STL, Lotto, and Digit Games, Instant Sweepstakes, Scratch It, at Kino. Dahil ang pondong tinutulong ng aming ahensya mula sa kaitan nito ay na ipapamahagi sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Mm-hmm.
po. Yes, no? Po. Napakalaking bagay nga po nito, no? Itong ating ginagawang partnership ngayon, Miss Anna May, ano? At lalo na sa mga kababayan nating mahihirap, sila ay nabibigyan ng karagdagang impormasyon. So, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras, ano? At nakasama namin kayo dito sa aming programa. Maraming salamat din sa inyo. Mga kapanalig, yan nga po si Miss Anna May Casten, ang Division Chief ng Advertising Department ng PCSO. So, iba-iba man ang pamamaraan sa paghahatid ng mensahe, nagbabago man ang usong teknolohiya sa mundo ng advertisement, ay iisa lamang ang hindi mapapasubalian ang malaking papel ng PCSO sa pagsusulong ng kagalingang panlipunan o social justice. Dito, magkasundo ang PCSO at ang ating simbahan dahil para ito sa ikabubuti ng higit na nakararami. Kaya naman, Doktora, matapos ang magandang palitan ng impormasyon kasama si Miss Anna May Casten, tayo naman po ay dadako sa mga naging gawain at pagkilos ng PCSO sa pamamagitan ng ating PCSO News Bulletin. Simula pa taong 1833 hanggang sa kasalukuyan, misyon at responsibilidad ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang kawang gawa. Ang panalarong sweepstakes, Lotto Games, Lotto Digit Games, Small Town Lottery, Reno Lotto Express at Scratch It Cards ay hindi sugat. Milyon-milyong Pilipino na ang nakaranas ng kalinga at malasakit na mula sa mga larong may puso. February 19, 2021, ikatlong Biyernes sa buwan ito ng Pebrero, narito ang mga pangunahing balita na may kinalaman sa PCSO. May limang Lotto Millionaires na ngayon itong buwan ng Pebrero 2021. Lalawigan ng Pampanga at apat na ospital tumanggap ng endowment fund mula sa PCSO. PCSO suportado ang painting contest ng BJMP. Narito ang detalye ng balita. Ngayong Pebrero 2021, lima na ang tumama ng jackpot prizes sa mga Lotto Games ng PCSO. Kabilang isang kalaro na naman ang nanalo ng 69.21 million sa Super Lotto 649. Siya ang ikalimang Lotto Millionaires ngayon lamang buwan ito at ikasampung ngayon taon 2021. Itong lamang Martes, February 16, 2021, isang kalaro buhat sa Las Piñas City ang tumama sa Lotto 642 na may premyong 8.06 million. Nauna na ang nanalo. Manalo ang Lotto 642 noong February 9 na mula naman sa bagong baryo Caloocan City. Biro mo from Las Piñas to Caloocan na. Na ang jackpot price ay 10.26 million. Eksaktong Chinese Lunar New Year of the Metal Ox February 12, 2021 na mapalanunan ng isang kalaro abuhat sa Bangat ang aklan ang multi-millionaire Lotto 658 jackpot na umabot sa 246.08 million pesos. Isang tao lang nakakuha nun. Meron din nanalo sa Mega Lotto 645 na may 12.36 million jackpot prize noong February 5, 2021. So sa mga Lotto Games tangi ang Grand Lotto 655 na lamang ang hindi pa tinatamaan na sa kasalukuyan ay mayroong jackpot price na 173.46 million. Personal namang tinanggap ni Pampanga Governor Dennis Pineda ang cheque na nagkakahalaga ng 8 million pesos mula kay PCSO Pampanga Branch Manager Maria Lourdes Suliman bilang tulong sa ilalim ng endowment fund ng program. 8 ospital sa lalawigan ang tatanggap ng 1 million pesos at ito nga ay ang Domingo B. Flores District Hospital, Dr. Andres J. Luciano District Hospital, Jose Sonko Lapid District Hospital, San Luis District Hospital, Escolastica Romero District Hospital,
Mabalacat District Hospital, Romana Pangan District Hospital, at Dr. Emigdio C. Cruz Senior Memorial Hospital. Maaaring gamitin ng mga nabanggit na paggamutan ang pondo para sa pangangailangan ng mga pasyente na nasa charity ward o service ng ospital. Kamakailan lamang, personal ding tinanggap ng apat na ospital ang kanilang endowment fund sa PCSO headquarters sa Mandaluyong City. 5 million pesos ang ibinigay sa Quirino Memorial Medical Center at Valenzuela Medical Center, habang 3 million pesos naman sa Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center, ganoon na rin sa ospital ng Muntinlupa. Sa kabuuan ay umaabot sa 24 million pesos ang inilaang pondo ng PCSO para sa 12 ospital pa lamang ngayong taon. Sinagot ni PCSO Vice Chairperson at General Manager Rowena Marsangarma ang painting materials na gagamitin ng 50 PDL o Person Deprived of Liberty ng Bureau of Jail Management and Penology sa kanilang 2021 BGMP National Competition. Isa sa pagpipinta sa mga itinuturing bilang reformative activities at babasehan ng GCTA o ang Good Conduct Time Allowance o kabawasan sa sentensya ng mga PDLs. Pinakaloob din ni Ms. Mary Jane Borgan, Executive Assistant, Office of the General Manager, ang mga groceries and hygiene packets, gayon din ang assorted over-the-counter medicines na may halagang 100,000 pesos para sa BGMP Quezon City sa pamumuno ni Superintendent Mirasol Vitor. Pinasinayan din ang bagong LED wall ng ahensya at inilunsat ang programang Serbisyo Tapat para sa Lahat Project. At para sa kumpletong detalye ng mga balitang ito, maaari nyo ring bisitahin ang official website ng PCSO, www.pcso.gov.ph, o ang Facebook fanpage ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Simula pa taong 1833 hanggang sa kasalukuyan, misyon at responsibilidad ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang kawang gawa. Ang mga larong sweepstakes, Lotto Games, Lotto Digit Games, Small Town Lottery, Lotto Express at Scratch It Cards ay hindi sugat. Milyon-milyong Pilipino na ang nakaranas ng kalinga at malasakit na mula sa mga larong may puso. Alright, at para sa ating silip o PCSO silip sa kasaysayan, alam mo ba, Dr. Hilda, na sa makasaysayang presidential election noong 1992, inabot ko na ito, ha? Inabot ko na ito. Dinaig ni Pangulong Fidel Valdez Ramos sa maliit lamang na lamang ang anim pang kandidato na nais pumalit kay Nooy dating Pangulong Corazon Aquino. Nakilala ang administrasyon ni Pangulong Ramos sa slogan na Philippines 2000. Ito'y bilang paghahanda rin ng Pilipinas sa sinasabing economic take-off nito mula sa bansag na Sikman of Asia. Isa sa mga unang hinarap na resolbahin ng Ramos administration ang epekto ng pagsabog sa Mount Pinatubo. Sa bisa ng Presidential Proclamation No. 51, ay pinagalaw ni Pangulong Ramos ang buong pamahalaan at pribadong sektor para suportahan ang isang special sweepstakes raffle na ginawa para mapondohan ang rehabilitasyon ng mga nasirang bayan sa noong pagbaba ng lahar. Nakapagbigay ang PCSO ng 350 million pesos para sa programang ito. At dahil nga sa patuloy na pag-unlad ng computer technology at pagnanais na lalo pang mapalaki ang kapasidad ng PCSO na makatulong sa mga nangangailangan, ay sinimulan ang Lotto 642 na kauna-unahang live draw ay naganap noong 8 ng Marso taong 1995 na agad namang tinangkilik. Nasundan din ito ng Mega Lotto 645 at Super Lotto 649 noong taong 1997. Yes, at lumawag ang binibigyan tulong ng PCSO sa ilalim ng Ramos administration
na mula sa karagdagang kita mula sa Lotto Games, kabilang ang Comprehensive and Integrated Shelter and Urban Development Overseas Workers and Welfare Administration, maging ang pagbibigay ng funeral assistance. Nasa halagang 75 million pesos ang inilaan ng PCSO sa binugsan Philippine Centennial Exposition sa Clark Air Base, Pampanga, kaugnay sa pagdiriwang ng bansa ng 100 taon ng pagiging republika nito nang siyang kauna-unahan sa Asia. Tama ka dyan, Doktora. Siyempre, hindi lingid sa ating kalaman na sinundan nga si Pangulong Ramos ng mga administrasyon ni na dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada at Gloria Macapagal Arroyo na siya namang ating babalikan sa susunod na Biyernes, ika-26 ng Pebrero 2021. Yes, at sa mga nagtatanong po dito po sa ating programa, dito po sa PCSO sa Good Samaritan, kapag po kayo ay taga NCR po, ibig sabihin dito sa Metro Manila, National Capital Region, ang paghihingi po ng financial assistance sa PCSO po ay ito po ay through online application, NCR application. Pero kung sakali naman po kayo ay outside Metro Manila, katulad po sa Cavite, sa Bulacan o sa mga probinsya, Cebu, Iloilo, pwede po kayong pwede po kayong mag-message po sa website po ng Caritas Manila at makipag-ugnayan kung sino sasagot po sa FB page ng Caritas Manila at ako na po mismo ang makipag-ugnayan naman sa mga branch manager kung saan po kayo nakatira. Pero pagdating po sa NCR, ito po ay talaga online application. Oh, okay, so online lamang ang tanging pamamaraan ng mga taga-Metro Manila. Hindi pa tumatanggap ng walk-in o yung personal. Hindi pa pwede ang face-to-face. Tignan na lang natin kung itong announcement pagpasok ng March, kung ang NCR ay magiging MGCQ, ito ay depende din po sa syudad. Kasi ang PCSO ay nasa Show Boulevard, Mandaluyong. So ito titingnan pa rin natin kung ano ang magiging desisyon ng alkalde ng Mandaluyong, 'di ba? Kung maaari nang tumanggap sila kung ilang capacities. Pero sa ngayon po ang mga social worker ng NCR ay karamihan po sa kanila ay work from home. Work from home lamang. Oo. Okay. So yun po ha, tapos ang ibinibigay po ng PCSO ay mga lang po hospital bill at meron pa tayong pinadagdag. So yan po ang mga ulat at impormasyon na may kaugnayan sa PCSO. Simula pa taong 1833 hanggang sa kasalukuyan, misyon at responsibilidad ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang kawang gawa. Ang mga larong sweepstakes, Lotto Games, Lotto Digit Games, Small Town Lottery o Lotto Express at Scratch It Cards ay hindi sugat. Milyon-milyong Pilipino na ang nakaranas ng kalinga at malasakit na mula sa mga larong may puso. Okay, yan nga po mga impormasyon na may patungkol sa PCSO. Napakaganda ng mga impormasyon na ito, Doktora. At by next Friday, patuloy tayo magbabahagi niyan dito sa programang PCSO sa Good Samaritan. Doc, bago ka magpatuloy, bigyang daan ko lang muna ang pag-uulat ni Rhonda Veritas Camille Cruz. Damdamin daw po ng isang blood donor kaugnay sa hinaing na sinisingil ng Philippine Red Cross sa mga humihingi ng tulong kaagad na tinugunan. Go ahead, Camille Cruz. Ronda Veritas Report. Kapanalig, matapos makatanggap ng mga katanungan at reklamo ang Ronda Veritas sa 1,800 na bayad sa tuwing lalapit sila sa Philippine Red Cross sa Lucena City, gayong mayroon naman silang mga donor na mapagkukuhanan ng dugo para sa kanilang pasyente. Kasi po, I'm a regular donor po ng Red Cross. So, baka po nasa more than 10 na po yung aking naging donation na dugo sa Red Cross. Kapit po may 1-8 na babayaran, ay may kapalit naman po na donor. Barong po kamahal, screening purposes, 1-8. Kaugnay niyan, mga kapanalig, ay agad akong nakipag-ugnayan sa Philippine Red Cross Lucena City Chapter sa katauhan ni Mr. Claude Cabalza, ang kanilang chapter service representative. Narito ang kanyang tinig. With regards naman po, pag halimbawa may nangangailangan ng dugo, especially kung halimbawa nakakonfine naman po
sa mga hospital. So may mga hospital naman po na mismo sila yung nag-i-inquire kay Red Cross kung may available blood. Pero gaya nga po nang nabanggit ko, just in case po kasi because of pandemic, medyo mahirap po kasi yung blood natin. So kung halimbawa po naman dahil kayo po ay regular blood donor, tapos nangangailangan po kayo ng dugo para sa relatives, pwede nyo pong gamitin yung card as para mabigyan as priority na hindi na po hanapan o hingyan ng tao para mag-donate po. At gaya nga po nang sabi, nakadepende po tayo dun sa unit, available unit na meron tayo sa blood bank o sa blood direct. Kasi kung wala po tayong available na ka-blood type, so much as possible para pumasalinan yung pasyente o yung relatives natin na nangangailangan ng dugo, so talaga pong tao yung kakailanganin natin para po makakuha tayo ng blood na isasalin dun sa pasyente. At for the 1-8 naman, yun po kasing 1-8 screening fee kasi wala po tayong pondo na nanggagaling sa government. So yung pong 1-8, yun lang po yung pinag-iikot natin na ginagamit natin na mambili ng mga reagent para matas po yung blood. Kasi hindi po pwedeng ilabas ni Red Cross yung blood ng basta-basta na hindi ito nagtetest. Una po dito, ang mangyayari, pwede po mawala ng license si Red Cross. Especially po yung mga medtech na maglalabas ng blood na ito hindi nagtetest. Ganyan po. Mga kapanalig, ayon sa Red Cross representative, upang makalibre sa screening fees, ay maaaring lumapit sa inyong lokal na pamahalaan upang makakuha ng Certificate of Indigency at makasecure ng guarantee letter upang maipakita sa Red Cross tuwing mangangailangan ng dugo. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig, Camille Cruz, sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Okay, Doktora, bago tayo magtapos, ano, bigyandaan ko lang itong mga nagpapadala ng mensahe sa ating Facebook streaming ngayon. Si Virgin Yegas, magandang hapon po, Doktora Hilda at Brother Ruel. Si No Mary, Mary, isama daw natin sa ating pagdarasal ang kapayapaan sa bansang Myanmar. Ano? Then si Angelo Redaha, magandang hapon, Doktora Hilda and Brother Ruel, nanonood po mula sa Malolos, Bulacan. Siyempre, ang ating suki, si Cory Campana, magandang hapon po sa inyo, and have a blessed weekend. Si Larry Falls, nakatutok na rin, at si Luz Biminda Bicedo, ganoon na rin si Jocelyn Tejano at Enrique Hobes Jr. Nanonood din sa atin ngayon, Doktora, sina Kapanalig Micah Angela. Alam mo, sabi ni Kapanalig Micah Angela, magandang hapon to, Brother Ruel. Maraming salamat po sa lahat ng mga Good Samaritan at sa mga mabubuting puso at natutulungan ng PCSO. So, at dito naman sa akin, nanonood sa atin is si Pora Angeles Ursal. Siyempre, ang sister ko na si Gloria Pulido Almasan ng Adar. At Margaret Gan, Commissioner Noel Garland, si Miss Marisa Culpa, si Ma'am Amy Ruales, si Sir Delion Aceron. Sana po, sir, dito naman sa Veritas, makakaroon din kami ng programa Phil Health. Diba? Para mas marami ako matalakay tungkol sa Phil Health. Yan, At yes, si Chris Ramos, si Jem Mitra, si Richard Noblejas, lagi nanonot yan. At ang aking batchmate na si Soki Wan. At dito po sa PCSO Good Samaritan, ito po ay nakalaan nitong araw ng Biyernes ay para sa PCSO. At hopefully sana sa susunod na buwan ay makakasama natin ng iba't ibang ahensya. Yes. Diba? Tama po, napanggandang pagkakataon. Ano? At syempre, tayo po ngayon ay nasa panahon ng Kwaresma. Syempre, tuloy-tuloy lamang ang ating pagmimisyon, ang pagtulong at kagustuhan na maging isang mabuting Samaritano. Yes, at kailangan natin magpasalamat. Opo, kaya naman, mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong muling pagsama sa aming pagbabalik muli ng PCSO dito sa ating programa, Good Samaritan. Yes, at makita-kita muli tayo sa susunod na Biyernes para sa 30 minuto segment po na nakalaan para sa PCSO. Ang ahensya na may puso at walang humpay na balasakit sa loob ng 86 years tulong sa bayan. At ako po ang inyong damay kapanalig, Ruel Garcia. Ako naman po si Doktora Hilda Ong. Kami po'y nagiiwan ng mensaheng sumainyo ang katotohanan.
Simula pa taong 1833 hanggang sa kasalukuyan, misyon at responsibilidad ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang kawanggawa. Ang mga larong sweepstakes, Lotto Games, Lotto Digit Games, Small Town Lottery o Lotto Express at Scratch It Cards ay hindi sugal. Milyon-milyong Pilipino na ang nakaranas ng kalinga at malasakin na mula sa mga larong may puso. Good Samaritan!